ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ganyan inirawan ni Rizal ang mga batang Pilipino na tila isang instrumento magbibigay pag-asa sa pagunlad ng ating bansa. Ngunit sa nadaang panahon, tila baga naging malabo ang larawang ito. Ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, o ba ng halos 5% ang kahirapan sa Pilipinas kumpara noong 2012. Ngunit sa kabila ng impormasyong ito, ano na nga ba ang tunay na kalagayan ng buwan sa ating bansa? Dito sa Barangay Tangos Navotas, hindi maitatangging madarama at masasaksihan ang kahirapang tumibilanggo at umaalipin sa mga mamamayan nito. Kabila na rito ang mga kabataang natuloy na tumigil sa pag-aaral at magbanat ng buto. Siya si Ronggilyo, 12 gulang, isa sa mga batang Tangos na imbis na lapis at papel ang hawak, lambat o di kaya'y pana ang bitbit sa araw-araw. Mayroon po buhay ng mga bata dahil sa mga katrabaho pampili ng pagkain ng mga magulang para pampili ng pagkain. Dating nag-aaral at hindi nagtatrabaho si Ronggilyo. Ngunit kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral at magbanat ng buto simula nang naparalisa ang kanyang ama at namatay ang kanyang ina. Tumigil po sa pag-aaral namin para makatulong sa mga kulang namin. Papa, mama ko, patay. Katapos, tatay ko na isuro. Kaya tumutulong sa mga kuya ko. Pamamana at pangangabya ang kinabubuhay ni Ronggilyo ngayon. 150 piso ang karaniwang kita niya sa halos magdamag niyang pagsama sa mga pamapalaot na bangka. Ito po yung ginagawa namin sa pagkakabiyasisisid ang suwa ng sisisid sa manunong at mamamakan ng pagbiyak. Itatakalit pa sa mga ano po, sasako, lalagit sa pagpartiyan po. Papartiyan po. Isa si Ronggilyo sa mga batang umaasa na balang araw, sila ay makakaahon sa hirap ng buhay. Ang harap ko mag-bumili ng bahay na pagkaan pag-iipunan ko po para sa mga kapatid ko, kuya ko, ate ko po. Narito tayo ngayon sa pamahalaan ng lungsod ng Navotas kung saan matatagpuan ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development upang ipaliwanag sa atin ang mga kaso ng child labor dito sa lungsod ng Navotas. So actually, no, wala akong masasabing bahagdan talaga kung talamak ba siya o kung ano yung maibibigay kong porsyento sa inyo kasi dito sa office namin wala naman kami konkretong number of cases na natatala para sa child labor. Kami, naglalatag ng mga sets of interventions na siyempre nakaakma para doon sa bata at doon sa pamilya. Maraming mga bata tulad ni Ronggilyo ang nagiging biktima ng maagang pagtatrabaho dahil sa sobrang kahirapan. Hindi lamang dito sa Navotas, ngunit pati na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kung hindi matutultukan ang labis na kahirapan ng buhay na dinadanas ng libu-libong Pilipino, marami pang mas bata at mas inosenteng buhay ang mapapahamak at mapipilitang magbanat ng buto upang mabuhay sa araw-araw. Sama-sama nating tultukan ang kahirapan upang mahinto ang sapilit ng pagtatrabaho ng mga bata. Tayo'y magkaisa upang ipalaganap at ipakita ang kalagayan ng marami pang kabataan sa ating bansa. Upang barang araw ang mga batang tulad ni Ronggilyo, hindi na kakailanganin pa magtrabaho at tuluyan na makapag-aaral at matupad ang kanilang mumunting pangarap. Pagbabago magsisimula sa ating mumunting gawa at makikisa. Ito si JM Judilla, Pagtasa ng Silangan, Kalokan.